ito si kamatayan, no? Ayaw mamatay. Ay! 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 Elsa! Elsa! Ayoko na nga nitong pelikulan to. Puro na lang kamatayan to. Tawag mo. Elsa, sama na ba naginip ko? Elsa! Elsa! Sama na ba naginip ko? Grabe na ba naginipan ko? Diyan daw si kamatayan. Tapos ikaw, ang sama na itsura mo. Ha? Ano? Ano itsura ko? Ganyan-ganyan! Yan mismo! Ganyan-ganyan! Ano ka ba? Puro ka kalokohan? Anong ganitong-ganito? Hindi kasi parang ano matulog ka na nga! Sige. Kalokohan ka! Matulog ka na? Hindi. Magja-jogging na lang ako. Bigla akong nagising. Nalilingat lang ako. Andiyan na si kamatayan. Nasa tabi ko mismo. Tapos, panaginip lang pala. Then, nagising ako. Pagkagising ko, kinakalabit kita. Ikaw naman yung itsura mo. Parang nakakatakot eh. Parang naagnas. Tapos yun eh. Ginising mo na ako. Sandali. Bago ka natulog, anong ginawa mo? Pinapanood ko yung ano, yung karet ni kamatayan. Yun ang palabas? Oo. Nakakatakot eh. Yun. Ha? Mm-mm. Nagtataka ka ngayon kung ba't ka na naginip nang nakakatakot, di ba? Oo. Eh, pati yung pantapal ko sa mukha eh, kinatakutan mo eh. Dapat pito, hindi ka lang pinunod ng mga ganun palabas sa TV bago ka matulog. Oo nga, siguro. Eh, alam mo na nakakatakot eh. Oo. Pero talaga, pag nakikita mo itsura ni kamatayan, parang totoong-totoo eh. Bits. Bits! Ano ka ba? Si Patrick to, oh. Si Patrick to, ano ka ba? Ba't ganyan yung tsura mo? Eh, umuulan kanina kaya ito suot ko eh. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ba? Pitoy, ano ikaw alam mo? Masyado ka nagiging matatakutin. Ito naman kasi tignan mo, may hawak ako pang ganito. Ano mo ba to? Eh, Pits, sinirmin ko yung kalaykay mo kasi may hukayin ako doon sa likod bahay namin. Bihira naman to. Hukayin ka? Panguhukay mo to? Ba't di pala ang gamitin mo? Meron na akong pala. Hiram ko doon sa kapitbahay. Uy, naman pala. Ano mo pa to? Eh, manyari kasi, Pits, yung kalaykay na hiram ko sa kapitbahay, nawala ako. Eh, pag hindi ko binalik sa kanya, hindi ko papirami ng pala. Kaya yan muna ibibigay ko. Huh? Eh, paano ako? Wala akong kalaykay. Pits, huwag kang mag-alala. Ganito ang gagawin ko. Pagkatapos ko maghukay, ibabalik ko sa kanya yung pala. Tapos, hiram ko sa kanya yung kalaykay, ibabalik ko na sa'yo. Oh, wise, di ba? Nahirap mo lang. Teka, sandali, ano yung uhukayin mo ba? Para saan yung uhukay na yun? Hindi, Pitch. Ililibing ko yung pusa namin. Eh, namatay na sa kasaan. Sino po? Yung itim? Ah, si Kuti. Yung puti dito sa... Yun! Eksakto! Ang bait ng pusang yun. Ay, wala. Ganun talaga. Kumakalong lagi sa akin. Sabihin mo sa akin pagka ililibing mo na, ha? Oo, sige. Ang bait ng pusang yun. Oo, ay, hello? Maricar! Uy, salamat dun sa ano, ha? Yung mud pack. Oo. Ang ganda sa kutis. Salamat, ha? Si Pitoy, takot. Ewan ko. Eh, duwag yun, eh. Uy, hindi ako duwag, ha? Patrick, ito na nga yung kalaygay mo. Maricar? Hindi ako duwag, ha? Maricar? Hindi ko sabihin. Sumigaw kasi itong si Pitoy. Sabihin mo kasi sa kanya, dapat naliligo muna siya bago siya matulog. Saka dapat hindi siya nag-iisip ng kung ano nung pang mga problema. Alam mo dapat, kailangan positive na talaga yung ano, yung mga pananaw mo sa buhay eh. Kailangan yung ganun yung relax lang, kalmado. Kailangan hindi kayo natataranta, dapat hindi ka nagagalit kasi kakasama yun eh. Ano, ganun talaga. Sorry po! Hoy! Tumingin ka kasi sa lalalakaran mo, no? Ikaw parang akala mo nagmamasal ka sa luneta? Naku, nakakaloka ka! Kala mo siya may-ari ng kalsada?
parang may kulang. Hmm? May kulang? Oh. Yun! Okay. Elsa, tanong ba kayo, Maricar, kung ano yung sabihin ng panaginip ko? Eh, ang sabi, maligo ka raw bago matulog sa gabi nang hindi ka binabangungot. Kumbira ako, naliligo kaya ako. Kids, alam mo, ang ibig sabihin ng panaginip mo, nahaba pa buhay mo. Hirit na naman to eh. Hmm? Kamatayan nga, pa-iiksin nga buhay ko, paano nga haba? Peach, ang panaginip, kabaliktaran ng katotohanan yan. Kaya yung sinasabi mong kamatayan, ibig sabihin na haba pa yung buhay mo. Ako nga lang naginip ng isang araw eh. Kumakain daw ako dito eh. Oh. Mm. Baliktad ba yun? Lagi ka naman kumakain dito. Peach, sa panaginip ko, yung itlog, nakabaliktad. Oh, pero tingnan mo ngayon, tama ang posisyon. Oh, Patrick, puro kakalokohan talaga. Alam nyo, hindi naman totoo yung mga ibig sabihin kahulugan ng mga panaginip na yan. Dapat hindi tayo naniniwala sa mga ganyan. May mga nagsasabi kasi parang ano raw yan, pahiwatig. Kung ano yung mangyayari, mapapanaginipan mo. Bitch, tignan mo to, nahulog tong tinidor ko. Mm. Ang ibig sabihin nito, may darating kayong bisita. Lalaki, pantusok eh. Ah. Ma'am! Sir! May bisita po kayo, ma'am. Nanay niyo po ata. Mama! Elsa! Ma'am! Ma'am! Naku, ma'am! Ay! Naku, sorry, nak. Pits, mali yata. Hmm? Babae dumating, dapat lalaki. Pantusok eh. Dala ako sa'yo! Oh, ayan ako! Pits, pantusok nga! Doon po ang tayo, ma'am. Laki-laki? Doon po tayo, ma'am. Yan. Oh, nangalamin pa. Dito po kayo, ma'am. Grabe, ang laki-laki. Opo muna, dahan-dahan. Mm. Ang swerte mo kay Pepito. Ang yaman-yaman na niya. Ma'am, maswerte ako kay Pitoy dahil mabait siya at mapagmahal. Tumahimik ka na nga. Sabihin mo, aminin mo rin. Mas masarap ang may pera, no? Mang, bakit nga po pala kayo biglang napadalaw? Pinapaalis mo na ba ako, ha? Ay, hindi, hindi. Mamang, nagtatanong lang. Kayo naman masyadong maramdamin. Mamang. Okay na. Nagkatampuhan kami ng Lolo Erning mo. Eh, gusto daw niya ibenta ang kalabaw niya. Ang sabi ko, wag! Sayang. Eh, malaki ng pakinabang na dun. Eh, bakit naman daw gusto niyang ibenta yung kalabaw? Kasi gusto daw niyang mag-alaga ng mga baboy. Madali daw itong maalagaan, mabilis pa. Mabilis pang ibenta, kikita siya. At alam mo ba kung anong gawin niya sa pera niya? Alam mo kung ano? Ano? Ibibili niya ng dalawang kalabaw. Eh, baka naman naghahanap lang ng mapaglilibangan si Lolo Erning. Ano ka ba naman? Dahil doon, ilang araw niya kung hindi kinikibo, ilang araw na. Eh, nakakainis naman yung ganong kasama sa bahay, di ba? Nako! Ay, brad, ako! Ay, Mang! 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 Ay, tama na yan, tama na yan. Dito na kayo, magpahinga kayo, palampasin niyo yung tampuhan niyo. Anong gusto niyo? Anong gusto niyo gawin para malibang kayo? Ang dami-daming tao sa buwan. Nakakahilo. Ay, salamat ka pala sa mga pinamitin ka, Elsa. Wala ko nga naman. Elsa, baka ka? Oo, hindi ko. Hindi pala, bakit ka sumasabog? Pasensya na, sorry. Mang, saan niyo po gusto magpunta? Gusto niyo kumain tayo sa restaurant? Kaya, sige, kain tayo. Ikaw ba tinatanong? Hindi nga, sorry nga po. Elsa, ikaw na lang bahala. Saan ba masarap kumain? Ay, Pepito, kinakausap kita. Saan masarap kumain? Sorry. Hindi, may kinakain na kami ni Elsa, yung bakahan. Masarap kumain. Ito tayo doon. Tia Helen mo. Hello? Oh, bakit?
Sige. Pupunta na ako! Diretso na tayo doon, pag-usapan natin doon. Tapos kumain na rin tayo. Doon natin pag-usapan. Masarap ang pagkain at masarap ang baka bagong patay. Sama kong anak. Namamasyal, pa-shopping-shopping. Tapos namatay ang tatay ko. Hindi man lamang kami nagkaayos. Namatay siya. May tampo sa akin, Elsa. Wala na akong tatay. Dapat akong namatay! Ako! Mang, huwag! Dahil kung magpapakamatay kayo, magpapakamatay ako! Bahala ka! Basta mauna ako! Alaso na saan? Alam ko kung nasaan, pero hindi ko sasabihin kasi gusto ko akong mauna! Ibigay mo ang laso at kailan! Hindi! Ako! Oh, Elsa! Elsa, tama na yan. Humunaan kayo, Mang. Gusto ko na mamatay! Pits, nakapag-ukay na ako. Tara, libing na natin. Hello, Pepito? Hello, Marigal. Pasensya na sa store mo, pero may alam ka bang magandang punerarya? Bakit? Sinong namatay? Yung lolo ni Elsa. Dito nga yung nanay niya ngayon. Iyak nang iyak. Naawa ako. Naisip ko, ako na lang mag-aasikaso. Parang tulong na rin sa kanila. Nako, Pepito. Maganda yung gagawin mo. Kaya lang, wala akong alam sa mga ganito. Ngayon lang ako naka-inkwentro ng ganito. Ano bang gagawin ko? Debale, ituturo ko sa'yo kung saan na may pinakamagandang punenarya. Sa dami ng punyara ngayon, yung family pag namatayan, meron kami mga hotlines or telephones na pwede nang tawagan. Sa hospital, makukuha nila yung number. Pag nakontak na kami ng family, una muna inaalam nila kung magkano yung mga presyo. A day or 2 days or 1 day before ilibing, normally doon ang bayad. Kung ano yung kinuha mong service, normally kasama naman dyan lagi yung embalming, yung make-up, yung pagbibihis, pagbibihis dun sa mahal sa buhay natin na mayapa na, pag-pick-up ng body sa kung saan siya namatay, tapos sa araw ng libing, yung karo na pagsasakyan ng namatay, kasama rin po yun. Yung burial, usual na nililibing or kailangan nakakasket. And then yung cremation naman, ito naman yung sinasabi natin na ashes na. Meron tayong cremation cradle na tinatawag na ginagamit yun for cremation. And then yung sa burial naman, different kinds of casket. Meron tayong imported, meron tayong wood or metal. From 35,000 to 995,000. Yung urn natin, meron tayong presyong 4,500 hanggang maximum ng 15,000. Cremation po is 25,000. Tapos kung may senior citizen po tayo, pwede nating i-less yung 20%. Ganda mo, mana ka sa nanay mo. Salamat po. Tio Emong, Tia Edna, asawa ko po si Pepito. Tia Emong. Tia Edna. Anak po namin si Chito. Ano ka? At nandun din sina Tia Ellen. Ay. Yan. Si Tio Edgar. Ano ang Tia Ebe? Pero pala,
Puro letter E ang simula ng pangalan ng mga anak niyo, no? Ma'am, sino yung mga nandun, yung iba? Hindi ko kasi kilala. Eh, eto mga pinsan mo. Oh, si Eloisa. Pinsan? Ayun si Emma. Di. Kuya Elma mo. Kuya. Si Empoy. Si Elvira, eto. Di. Saka yung sa dulo, si Marites. Sandali. Puro letter E lahat nung letter M siya. Ampon lang yan. Elsa, samahan mo ako. Gusto ko na silip ang tatay. Tay. Sige, Chito. Mang. Tubig. Mang. Mang. Hello? Hello, Marikar? Oh, Pipito. Nandiyan pa kayo? Oo, pero ano eh, uuwi na ako eh. Bakit? May nakalimutan ako eh. Ikaw, papunta ka na ba? Hindi eh. Nagkaroon kasi ako ng problema eh. Problema? Bakit? Ano nangyari? Okay na naman eh. Kasi meron lang akong muntik na masagasaan na lalaki. Ha? Kumusta ka? Okay ka lang? Eh, gusto ko sana bumuli ng bulaklak. Eh, kaso, naku. Eh, hindi naman ako nagkaroon ng pagkakataon makabili dahil muntik ako mapaaway dun sa tindero doon. Ay! Salbahing tindero eh. Ba't kayo inaaway noon? Paano kasi siya yung lalaking muntik ko ng masagasaan? Hindi naman. Ikaw kasi mag-iingat ka. Huwag kang magte-telepono pagka nagmamaneho ka. Nagmamaneho ka ba? Oo, nagmamaneho ako. Elsa, sandali lang. Ang asawa mo nasaan? Nasilip na ba ng lolo? Iyon nga din ang itatanong ko sa inyo, Mang, kasi kanina ko pang hinahanap, hindi ko makita. Baka umuwi na. Mamang, hindi gagawin ni Pito yun. Naku, hindi gagawin ni Pito yung umuwi. Alam niyang sasama ang loob ninyo. Kahit takot siyang sumilip sa patay, talagang gagawin niya pa rin yan, sisilipin niya para hindi sumama ang loob ninyo. Pero yung umuwi, hindi gagawin ni Pito yun. Naku, may prinsipyo ang asawa ko. Hindi niya yung nalunukin ng dahil lang sa takot. Saan siya? Nay! Nay! Si tatay umuwi! Ha? Prinsipyo pala. Masyado ka nervyoso! Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ba? Galing ako sa patay. Alam mo naman, di ba, takot ako sa patay. Ha? Sino namatay? Eh, si Lolo Erning, yung lolo ni Elsa. Ano bang ginagawa mo dito? Madaling araw na. Hiramin ko to eh. Ano mo yan? Ano mo ba yan? Eh, Pits, namatay yung aso namin eh. Oh. Panghuhukay ko to eh. Bihira naman to. Alam mo, sa'yo na yan. Iuwi mo na yan. Sa'yo na lang yan. Hukayin mo, ilibing mo lahat ng hayop dun sa... Hello, Elsa. Saan ka? Andito ako sa bahay. Anong ginagawa mo dun sa bahay? Bumalik ka rito. Naku, nagtatampo na ang mamang sa'yo, no? Ikaw, iniis na buro ang patay. Hindi mo lang masilip ang lolo. Hindi yun. Kaya lang, hindi ko talaga masilip eh. Alam mo naman, di ba? Takot ako sa patay eh. Basta, bumalik ka rito. Magagalit na sa'yo ang mamang. Bilis mo, mag-aalisan ng mga tao dun. Hello? Hirap pa, paano ba to? Anong gagawin ko? Kailangan to silipin ko yung patay. Paano mo awala yung takot ko sa patay ngayon? Pits. Oh. Alam mo, practice lang yan eh. Ha? Ah, practice lang yan. Practice. Ganito. Ganito gagawin ko, ha? Ayan, hihiga ako dito, ha? Ha? Kunwari patay ako.
Ako bangkay. Ihiga ako dito. O, tas lumapit ka sa akin. O. Sige. Sige, ramdamin mo lang. Kunwari ako patay. O. Sige. O. Sige. Ramdamin mo. Marites, Empoy, uwi na tayo. Paalam na tayo, Chang. Ay, huwag mo humisingin niya mga yan bago dumaan sa buhay. Tara, uwi na tayo. Bawal ng magsuklay pag andyan yung bangkay. Huwag kayo kakain ng talbos na may usbong. Magsusunod-sunod ang patay nyo. Bawal din yung may maghaharana ba sa mga dalaga. Bawal sumuot ng pula yung namatayan mismo. Bawal maglaba, bawal maligo, bawal magwalis. Dapat mayroon isang naiiwanan doon sa harapan ng kabaong, nakaupo. Ay, pagka inilibing na yung patay, bawal mauntog yung ataol sa mga gagaya ng pinto. Pag galing namin sa sementeryo, akbangan namin yung ataol, diretso na pauwi. Huwag ka nang lilingon. Pag galing sa patay, maghuhugas ng paa ng tubig yung mga galing sa libingan. Baka gusto mo malaman, para mawala ang kuto sa ulo mo, ilagay mo sa kabaong na may patay. Pamahiin din yun. Oo! Iya sumpa kung tawagi sa amin. Makatulog na eh. Chito, Chito, gumising ka. Oras na ba? Oo, ay, pasensya na. Oras na ang gabi na, wala pa si Pipito. Sumasagot eh. Elsa, ano, puyat na yung anak mo. Oo nga po, meron pang pasok to bukas, May. Oo, uwi na kayo na makapagpahinga. May, sige uwi na tayo. Ayaw matulog dito, may patay eh. Hoy, anong ka ba? Anong patay? Kung sasabihin yung ganun, lolo mo yan. So, konti okay. Respeto. Mabuti naman at tinuturuan mo maggalang, ano? Hindi ko naman ito pinababayaan, Mang. Gusto namin meron siyang respeto sa lahat ng tao, sa lahat ng bagay. Uuwi na kami siguro. Sige na, uwi na kayo. Na lang muna. O, sige na. Hindi na bumalik si Pito eh. Mang, dito na lang din kayo sa bahay nang makapagpahinga kayo na maayos. Paano Lolo Erning mo walang kasama? Mang, patay na ang Lolo Erning. Ayos lang po yan dyan, hindi naman naalis na yan. Akala ko ba kanina respeto ang pinag-uusapan dito? Ay, ang ibig ko pong sabihin, ayos lang naman po siya dyan kasi meron namang magbabantay rito eh. Kung sakaling walang tao, isasara naman niyang pinto, tapos po, babantayan naman. Iyon ang ibig ko sabihin. Sasara, ha? Mm-mm. O, sige, alin ka. Alin po kayo. Tay? Alis na kami. Okay.
Sa? Ma'am? Elsa, huwag niyo ako biruin ng ganito, ha? Ma'am? Tulong! Saklolo! Tapo! Ma'am, hindi ka na paaawat. Uwi ka na talaga. Walang tatao sa bahay. Text-text na lang. Maraming salamat, ha? Pepito, kausap kita. Sabi ko salamat. Ako po ba? Wala pa nga naman, ma'am. Tsaka kung gusto niyo pumunta dito, punta lang kayo kahit anong oras. Tatuhin yung parang bahay niyo na rin itong bahay namin. Tsaka, pasensya ka na sa kasungitan ko sa'yo, ha? Hindi naman na di ako boto sa'yo, kaya lang. Akala ko noon, irresponsable kang tao. Eh, hindi naman pala. Mali ako. Chita! Paglaki mo, sana mamana mong ugali ng tatay mo, ha? Opo, Lola. Ugali lang, ha? Tara na. Ma'am, hatiday po namin kayo doon sa terminal ng bus. Oo, sige, 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 sige. Ma'am! Hello, Pepito? Oh, kamusta yung libing? Pasensya na, hindi ako nakapunta. Oo eh, trabaho ko eh. Tsaka, isa pa, magmula nung umunti ko ng masagasaan yung lalaki, palagi na ako nagkakaroon ng pangit na panaginip. Lagi masama yung panaginip ko. Kaya tuloy tinamay tsura ko parang pangit-pangit ko na. Ah! Ano ba? Panaginip ba? Ito na lang? Bakit? Eh, kasi ginagawa mo pa rin kahit ayaw mong gawin para lang sa akin. Layon, intindihin nyo. Ganun ka rin naman sa akin, di ba? Teka, kwento mo sa akin. Paano mo nilabanan yung takot mo sa patay? Eh, tinulungan ako ni Lolo Erning at ng janitor, tsaka ng brownout. Ano? Ano? Ang gulo! Ano? Paano? Mahabang kwento. Halika, kikwento ko sa'yo sa loob. Halika na. Ano kayo? Yung tinulungan ka ni Lolo Erning. Tapos no? Brown out. Oo. Ano?